Ito naman guys, yung welcome to Santa Lucia Falls. Ito yung merong 265 o 63 step pababa papuntang Santa Lucia. Yan mga kabalyero, pababa rin tayo dyan guys. Yan. At unahin ko lang yung ibang pwede pa nating mapuntahan bago tayo bumaba. At medyo nakakapagod ang pababa dyan. 265 step ba naman? Sipin mo yun. Pababa tayo dyan kasi nandyan yung tinatawag na Buhok ng Ina, yung waterfalls, at saka yung tinatawag na Buhok ng Ama o Tubig ng Ama. Guys, upisahan natin bumaba dito sa 265 step dito sa Bundok Banahaw. Ito ang tinatawag na Santa Lucia Falls, ang makikita mo dito guys. Naman magpapanik ka ay kailangan mo magpila sa mga madadaanan mo istasyon. Ayan. Kasi kailangan mo sundin kung ano ang mga tatakasan ng Bundok Banahaw. Nangari sa mga nangyayak. Marami na rin ako nakaranasan dito guys. Nakuha tumanik ng Bundok Banahaw. Dito ko nakaranasan ng mga kakaiba, mga misteryong bagay na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Ayan guys, may mga sabay ako bumababa o. Parang mga taga diet. Ayan guys, tapos nga mag-iperik ng kandila. Ito ay pupunta dito sa Santa Lucia River. Santa Lucia River kung tawagin namin ito. Ayan. Ayan, ilan na natin para marating natin yung Santa Lucia River. Ayan guys, yung pakita nyo na. Ah, sariwa, sariwa. Ang laki ng puno. Oh, di ba? Ang laki ng puno, guys. Hindi mo kaya kakapin. Grabe guys, so, tingnan nyo naman. Mga puno, lalaki. Kaya sabi ko sa inyo, preserve na sa preserve ang Bundok Banahaw talaga. Pagkatapos, yung iba, pinuputo lang. Tingnan nyo naman, napa ilang taon na yan bago pa lumaki ng ganyan. Oh, di ba, guys? Tapos yung ibang mga pumapanik dito, hindi man lang marunong irespeto yung Bundok Banahaw. Mag-a-outing, iiwan yung basura. My God, naman. Sana naman eh. Kung kayo ay mahilig naman sa kalikasan, hindi, ingatan nyo na rin ang kabunduan o ang kalikasan. O, paano guys? Tuturin ko muna, medyo mahaba-haba pa to eh. Baka malobat ako. Ayan, pahinga muna tayo. Ang taas na. Siguro mga nakaka-150 na ako. 120. Ayan. Ay. Ayan. Sa ating mga kaibigan na followers, papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa Bundok Banahaw. Dito sa May Santa Lucia River muna tayo ulit. Ito ay ang ating pangalawang station na pupuntahan. Tapos na ako doon sa may Jerusalem na tinatawag nila, sa may tinatawag na altar ng Jerusalem. Dito naman tayo sa ilog. Ito mystical river naman ito, Santa Lucia, mystical river ng Bundok Banahaw. Ilog, no? Paas ko, ito, isme. Dahan-dahan ka lang ito. Gusto mo naman talaga yung makarating. Dahan-dahan, kaya naman. O, paano guys? Mag-update na naman ako sa inyo later, ha? At medyo mga ano pa ang aking dinadaanan dito. Medyo matarik. Ayan guys, eh. O, diba? Matarik siya. Ayaw, kita ko na nga yung ilog, eh. Siguro mga nakaka 170 na ako. Nice step. O, update ko kayo later guys, ha? Ayan nga guys, parang merong kasama ko dito sa likod na mababarang dito sa pagdana ng Santa Lucia. Siguro galing sa ilan, kaya iyan. Ito yung mga nangyad dyan. May mga railings naman nakakapita. At syempre, ito pa rin yung tatlong beses ka o dalawang beses, doble beses ka mag-ingat. Dahil tignan nyo naman. Oo. Kaya dapat dito, doble ingat, guys. Ay na yung ilog, guys. Kita na dito. Yan ang ilog na sa pangalaman. Guys, kita nyo ka.
bagus. Pero para sa ating mga ano, power. Yan. May langgam. May langgam ang ating camera. Yan. Guys. Oh, medyo matarik to guys. Oh. Tingnan nyo naman. Oh, ayan ha. Napakita ko sa inyo guys kung ano ba ang madadaanan mo rito pababa ng Santa Lucia River. Ayun oh, ang daming tao ha. Mga local siguro dito yan sa Bundok Banaha o mga mamamanata o mga nag-outing. Kasi ito Santa Lucia naman guys ay pwede kang pumunta basta barangay permit meron ka. Yung iba nga hindi na kumukuha ng barangay permit eh. Yan, dito madalas may nag-excursion. Kaya dito medyo makakita siguro tayo mga basura. Yan. Pero sana tulad ng mga nakakapanood sa video ko, respeto nila yung Bundok Banahaw. Ang ganda naman talaga eh. Tarik naman yan guys, tignan nyo naman. Hindi. Ini guys. Ay, 265 pala. Ayan guys, dito naman nakitiri ka ng kandila. Yan, sa yan daw ay si San Miguel. Yan ang magtitiri ng kandila pag ikaw ay bago pumunta doon sa ilog ng Santa Lucia River. Ayan. Yan, ang daming tao guys. Ito naman guys, yung tinatawag nilang buhok ng ina. Yan ang tubig na nanggagaling sa taas. Ang tawag nila dyan sa waterfalls na yan ay buhok ng ina. Yan. Yung sa kabila naman, ayun, yung merong mga nagdarasal, yun naman ay ang tubig ng ama. Yan, daming tao guys. No? Ito ang pag binuksan mo yung isang lugar na preserve. Ika nga eh. Siyempre preserve yung bundok. Pag binuksan mo, siyempre sabik yung mga tao magpunta. Kaya yan, ang dami. Pero may mga lugar talaga dito sarado pa. Tulad ng mga pinuntahan ko. Hindi pa yun talaga napupuntahan ng tao. Yung mga kuweba ng ama, kristalino, yan. Daming tao. Naman yung tinatawag na tubig ng ama guys. Yan ang tubig ng ama. Dito rin yan sa may Santa Lucia River. Yan naman yung mga tao ay naliligo at humihingi ng basbas. Yung mga may sakit dyan din sumasahod kasi naniniwala sila na sila ay mapapagaling ng tubig na yan. Ayan ang ating paniniwala dito sa Bundok Banaha. Kaya respeto na. Ipapunta naman doon yung tinatawag na San Bernardo. Susubukan natin pumunta roon, kaya lang nakasalado pa raw yung lugar. Kaya try natin dumaan sa ilog. Mamaya na tayo dito at medyo maraming tao. Ayun guys, dadaan ko sa mga basta. Ayun.
nasa ilog, naniniguyak. Daming tao, guys. Tapos puro kabataan ang dito. Siguro mga local to ng bundok ba na? Ngayon naman, gano'ng kasariwa ang bundok?